naman, no? I believe si Duterte, to be fair, hindi naman siya corrupt, ano? Si Binay, iba eh. Iba ito. Iba yung kanyang motivation in life. I believe he wants to be the richest man in the world at the expense of the Filipino nation. So, yun yung ano eh, problema doon. Unang-una, si Duterte mismo eh corrupt eh, di ba? So ngayon, alam din ng mga close circle niya na ganun siya. Mga iba't ibang ahensya na kung bakit daw nailabas ito. Pero ang pag-inita mo, ang sisihin mo yung sarili mo kung bakit ka nangurakot ng kwarta. Yun yun. Sir Tuloy, ginagawa mo ba yung trabaho mo? Mr. Trillanes, ang trabaho mo gawin mo, ha? Ako, ginagawa ko yung trabaho ko, nag-i-interview ako, ha? Bumabanat ako, pumupuri ako. Ikaw, ang trabaho mo ay mambabatas, okay? Hindi ka investigador. Eh kung gusto mo pala mag-imbestiga at manira, ha? Eh sana pumasok ka na lang sa isang ahensya na nag-iimbestiga. O gusto mong manira na manira, o gusto mong umupak na mga tao, pumasok ka sana sa mga, ika nga eh, maging kolumnista ka, o komentarista ka na radyo rin kung gusto mo. O ngayon sir, intayin mo na lang Mr. Trillanes. 2019, pababa ka na dyan, mag-apply ka na dyan sa mga dyaryo na kilala mo dyan, mga kaibigan ng liberal. May isang malaking dyaryo dyan, pwede kang mag-column. May isang telebisyon dyan, pwede kang mag-komentaryo dyan o radyo dyan. Na pag-aari na ay kaibigan ng mga Dilawan, pwede ka dyan. O lagi ka naman ini-interview dyan at kilalang kilala ka na. Pwede ka dyan, okay? So, after ng Senate, Mr. Trillanes, pwede ka maging komentarista. Since yan naman ang gusto mo, komentaryo ka ng komentaryo, ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Imbis na gawin mo ang trabaho mo bilang mambabatas, wala ka nang ginagawa. Wala ka na raw na ihahain na panukalang batas, Mr. Trillanes. Yan ay ayon sa aking isang kaibigang senador dyan. Wala ka na raw na ihahain na batas. Puro ka na lang hanap ng buta sa gobyerno. Sus Maria Joseph naman, oo, mama ka. Patawarin. Nauubos yung oras ko dito. At saka bago pala ako maghingi ng sorry sa'yo, Senator ay Mr. Trillanes, pakipaliwanag mo nga muna, Mr. Trillanes, saan napunta yung 245 million na Disbursement Acceleration Program na binigay sa'yo ni Pinoy? Saan mo dinala ito? Ayon pa kay Senadora Nancy Binay, from 2010 to 2012, ikaw ang may pinakamalaking debt na natanggap. Ang ibang senador, 50 million lang eh. At suhol pa yon para si bakin nila. Si, sino ba yung Chief Justice natin na natanggal? Oo. Para ma-impeach si Chief Justice Corona. Pero ikaw, 245 million ang binigay sa'yo ni Butch Abad at ni Pinoy. Ang tanong, Mr. Trillanes, saan mo dinala yung 245 million na Disbursement Acceleration Program? Ginoong Trillanes, hindi po kami tumatain ng pera. Yung 245 million na yan, galing po sa mga buwis ng mga kababayan mo. Galing sa buwis ng 100,000 Pilipino. Hindi namin tinae yan, pinagpawisan namin yan, iniyakan pa ng ilan. Sayang naman. Sayang yung binayad kong buwis. Nasa linya po ang aming telepono si Senadora Nancy Binay. Magandang umaga po, Senadora, ma'am. Good morning, Erwin. Good morning sa nanonood at nakikinig ng inyong programa. Ma'am, pasensya na. Katagalisi ko, welcome to the club. Pasensya na po kayo. Dumadami tayo. Oo, kung nagagalit ako kanina pa, madam, kasi Diyos ko po naman, mag-sorry daw ako kung doon sa ginawa ko pag-interview and I was just doing my job. Sabi ko nga sa Facebook account ko kanina, magsusorry lang ako kung may papaliwanag mo yung 245 million na DAP mo. Ma'am, Alam mo, gusto ko lang bagitin, may ugali yan na ganyan eh, na pag hindi na gusto yung naririnig niya. Tinatakot na yung tao. Kung matatandaan nyo dun sa isang hearing sa Senado, right, yung sinintak na yung isang witness, naku, kasi hindi niya gusto, naku, yung sagot. Alam mo, Senadora, wala po sa... di ba si Trillanes, binabanatan siya, no? Lalo na ba si Trillanes?
O yung magaling na, ano, magdalo. O diba? Kung banata niya si Mayor, sabi niya, ampaw daw si Mayor. Paano naging ampaw si Mayor? Eh, si Mayor may nagawa. Si Trillanes may nagawa ba? Maraming ginawa yun, sumuko. Yung tao na yon, walang ginawa kundi magkudita pagkatapos sumuko. Ngayon, senador na, hindi ba? Ang tanong, may nagawa ba siya bilang senador? Wala po, kahit ano. Kunin lang yung tax nyo. Yan ang nagawa niya. Maraming bumabanat kay Mayor kung sino-sino. Pero pag tinanong mo kung may nagawa, wala silang nagawa. Ako, baka... He has been at it against me, my son, and my family since election. Tapos na yung kampanya, I thought all the while na ganun talaga politika. Pero ito, he's bent on destroying me. So I destroy him or he will destroy me. Determinado si Pangulong Rodrigo Duterte na ihayag ang mga umano'y questionableng gawain ng kanyang isa sa mga pangunahing kritiko na si Senator Antonio Trillanes IV. Ayon sa Pangulo, matagal na niyang hawak ang mga ebidensya laban sa senador kaugnay sa mga umano'y bank account nito sa ibang bansa. Maging ang pagkuha nito ng maraming consultants para sa Disbursement Acceleration Program o DAP ay meron din siya. Kung anong nakuha niyang basura, itong akin, hindi itong basura. All I have to do is to get the goods on him. But matagal na yung hawa ko, but you know, medyo sumusubra na kasi. Tiwala naman ang Malacanang na may sapat na ebidensya ang Pangulo laban kay Trillanes. At ito rin ang posibleng gamitin upang sampahan ang kaukulang kaso ang mambabatas. Simply that he, whatever it is, that he will want a stop to this apparently wanton accusations that are being recklessly cast around. He may come up with substantial evidence that will effectively put a stop to these things. Bent on destroying me. So I destroy him or he will destroy me.